Tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para tuluyan ng mapigilan o mabawasan man lang ang insurgency sa bansa. Ilan lang yan sa mga ibinida sa Executive Committee meeting ng MTF-LCAC. At kaugnay dyan, nasa linya ng telepono si Rod Lagusad. Rod? Aljon, dagdag pa ng mga bagong ahensya ang MTF-LCAC sa Executive Committee sa isinasagawa o sa isinagawang ikalawang Executive Committee meeting ngayong araw na personal na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang na dito ngayon ang DICT, DOLE, DOTR, DOT, DOE, DTI, DSHUT, DFA, DNR, DOH at DMW. Kasama dito ang dalawa pang kinatawan mula sa pribadong sektor, ang CBCP mula sa religious sector at isa pang magmumula sa business sector, paluanag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Ano. Sa karagdagang mga ahensya ay tuloy-tuloy ang magbibigay ng government services kahit clear na ang isang lugar mula sa insurgency. Anya ang pagkakaroon naman ng Cabinet Officer for Regional Development and Security or CORDS na siyang magsisilbing kinatawan ng Pangulo sa mga rayon ay para sa convergence o pagsasama-sama ng mga tulong at matiyak na ito ay makakarating sa mga lugar na nangangailangan nito. Bilang din niya na dahil dito ay may iwasan ang pagkakaroon ng recovery program ng CPP-NPA. Dagdagan ng kalihing sa ilalim ng kasukuyang programa, nakita nila na mas marami ang sumusuko o nagbabalik loob sa gobyerno. Anya oras na mapakunti ang bilang ng mga kasama dito ay hindi na ito muli makakagulo. At mula dito mas makakapagtunan ng pansin ng AFP sa external threats na lang ng iba't ibang geopolitical issues. Ayon kay NTF-LC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. noong 2019, nasa 89 guerrilla fronts ang meron sa iba't ibang bahagi ng bansa at ngayon ay nasa 69 na ang nalansag dito. Sa natitirang 20, isa na lang dito ang active na nasa Northern Samar at ang iba ay mahihina na. Kung saan 6 dito ay nasa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Maraming salamat, Rod Lagusad.